24 ng Abril, Biyernes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nagpunta si Jesus sa iba pang aplaya ng lawa ng Galilea sa may Tiberias. Sinusundan siya ng maraming tao sapagkat nasaksihan nila ang mga tandang ginawa niya sa mga may sakit. Kaya pagkatingala ni Jesus, nakita niyang marami ang taong pumupunta sa kanya at sinabi niya kay Felipe, "Saan kayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya, sapagkat alam na niya kung ano ang gagawin nito. Sumagot sa kanya si Felipe, 200 denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng tigkakaunti ang bawat isa. At sinabi naman sa kanya ng isa sa mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "May bata rito na may 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ano ito para sa pagkarami-raming tao?" Sinabi ni Jesus, "Poupuin niyo ang mga tao." Kaya nagupuan sila, halos 5,000 katao. Kaya kumuha ng mga tinapay si Jesus at nagpasalamat at ipinabigay sa mga nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda, gaano man ang gustoy nila. Nang mabusog na sila, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tipunin niyo ang natirang piraso para walang masayang." Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Ito ngang talaga ang propeta na hinihintay na dumating sa mundo." At alam ni Jesus na siguradong darating sila upang kunin siya at gawing hari. Kaya muli siyang umalis at mag-isang nagpunta sa Bulubundukin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may maliit na bata rito na may 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ano na ito para sa pagkarami-raming tao? Ang himala ng pagpapakain ni Jesus sa maraming tao ay isang pangyayaring iniulat sa 4 na ebanghelyo. Nangangahulugan ito na ang pag-uulat sa 4 na ebanghelyo, bagamat magkakaiba-iba sa binibigyan diin, ay nagpapakita ng kahalagaan nito sa buhay ng mga naunang tagasunod ni Jesus. Mapapansin sa ulat ng ebanghelyo ayon kay Juan na ang pinaraming tinapay ni Jesus ay galing sa isang maliit na bata. Sa ulat ng ebanghelyo ngayon, si Andres ang nagsabing mayroong batang may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Gayunpamay, tila walang halaga para kay Andres ang dala ng bata dahil hindi nito mapakakain ang maraming tao. Subalit para kay Jesus, sapat na ang mga ito upang gumawa ng himala at mapakain ang lahat. Sapat na para sa kanya na mayroong isang batang handang magbahagi kung ano ang meron siya. Gumawa si Jesus ng himala mula rito. Napakain nga ang lahat at nabusog, at mayroon pang natira. Walang imposible sa Diyos, lalo na kung mayroong mga taong laging handang magbahagi ng anumang mayroon sila. Pagsasagawa, lagi ka bang handang magbahagi kung anong mayroon ka? Gaano ka nagiging mapagbigay hindi lamang ng mga material na bagay, kundi maging sa pagbabahagi mo ng iyong panahon at talino? Napasasalamatan mo ba ang Diyos sa maliliit na himalang nararanasan mo sa araw-araw?